Ayan, ayan na may lumalapag na aeroplano Cebu Pacific. Yun na, no? Tura niya. Napakaluwang pala. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Yes, good morning! Friday morning po sa inyong lahat, mga kabayan. Ngayon po'y araw ng Biyernes, 29 sa buwan ng Marso, 2024. Oras po natin, 7:40 ng makulimlim na Biyernes ng umaga. Mayroong mga ilang bahagi ng Metro Manila ang inulan, ano, hanggang dyan sa may San Pedro area sa Laguna. Anyway, narito po tayo sa Caingin Road, dito po sa Parañaque, likod lang po ito ng airport. At kung makikita nyo, mapapansin nyo, eto yung dating napakalubak at katakot-takot ang traffic. Ngayon, okay na yung kalsada niya magkabila. Ayan, o. Diba? O. Medyo natapos na yung kalbaryo ng mga kababayan nating motorista rito. Ang pakay po natin, sasadyain po natin yung ongoing construction ng C5 Habitec C5 South Link. Dito nga po sa bahagi ng Parañaque area, particular dito po sa may sukat, no? Ninoy Aquino Avenue at saka Dr. A. Santos Avenue, something like that, oh. Ada, may nakita nyo, may sanaw-sanaw pa, oh. Lakas ng ulan kanina rito. Binabaybay pa rin po natin ang Carlos P. Garcia Highway, oh, mas kilala sa C5 extension. Silipin lang natin dito, mga kabayan. Ayan na siguro yung alignment ng Cavitec C5 South Link, oh. Yung magiging interchange dito sa sukat, no? Sayang nga lang, hindi po tayo pwedeng magpalipad ng drone dito, kagaya nga po ng lagi kong binabanggit. Dahil no fly zone po rito. Napakalapit po nito sa paliparan, no? Ayan, oh. Kita nyo. At good thing, kahit holiday ay may gumagawa. Naku, nasiraan si brother. O bakit naman ito is malubong, ha? Eto na siya, silipin lang natin sandali. Ayan. Siguro ito yung magiging ano niya. Oo, ito yung magiging interchange niya, mga kabayan. Ayan, oh, may mga wall na. Tapos ito, bye-bye ilog to. Pupunta doon. So, babay-bye natin tong C5. Tara. Naputik. Ayan, nandito na tayo sa kabilang bahagi, no? Ayan, mas kitang-kita rito, mga kabayan, no? Gandang tingnan. E, ganun pala maging itsura niya. Parang kukonek siya rito, o, ayan, no? Nandito tayo sa bike lane, pero wala namang bisikleta. Silipin lang natin. Ayan, ayun, no? May lumalapag na aeroplano, Cebu Pacific. Ganyan, oh, tsura niya. Napakaluwang pala. So, hindi pala mismong doon sa Sukat Road ang magiging interchange na. Dito mismo sa may tawag dito, multinational, oo. Likod po ng multinational yata yan, Ambil compound. Kay Brother Mike. At papasilan po natin yung ibang alignment niya. Kaya manatili lamang po tayong naka
subaybay sa ating vlog. At ito nga pong part na ito, sarado na yan. Kaya dito tayo. Ginawa nila itong salubungan. Supposed to be dapat one way lang ito papasok ganyan. Pero dahil sinarado nga po yung palabas doon, dito pinadadaan yung mga sasakyan at kakanan tayo rito. Susunod tayo sa Agos. Yan. SM Sukat yan, kabayan. Naka-off yung mga traffic light. Ano, dahil holiday nga po. Walang masyadong volume ng mga sasakyan. Nagkaroon po tayo ulit ng pagkakataon na makabiyahe dito mga kabayan dahil meron po tayong pasok. Bali, sinegway lang natin to, no? Para lang pumaya parating sa inyo yung mga latest development dito. Talagang masisipag yung mga contractor dito. Kaya silipin natin. Ayan, no, may gumagawa dalawa dun, no? Yun, no? At ito, dati hindi pa ito buo yung wall na to. Ayun, buong-buo na, no? So, dyan pala nga yung magiging interchange niya sa gitna. Dito, tatawid lang sa highway. Itong pinakang expressway niya sa itaas. Yan, napakaganda. Pagmasdan natin. Walang holiday sa mga contractor na ito. Diba? Lupit nyo. Saludo po ako sa inyo mga bossing, ano. Ayan. Puntahan natin yung kabilang bahagi. Gagaya po na nga natin, nakagawin natin, no? Susundan natin hanggang dun sa Quirino Highway. Ayan, dito na tayo sa Quirino Avenue, Barangay San Dionisio. Dito makikita natin, halos buo na siya. Di lang po natin mawari kung yan ay nasimento na sa itaas, no? Di natin masilip eh. May paraan sana makikiakyat tayo dito sa mall, no? Para masilip yan. Ayun, buong-buo na rin yung wall dito, oh. Kapraso na lang pala. At dito naman sa bahaging ito, yung magiging interchange niya ng tawag dito, oh. Dito sa ayan, ganito. Pasukin natin dito. Ito yung magiging interchange niya dito sa may Coastal Road. Ay. Sipag, sir. Wow, yan na, oh. Oh, yan. Ayan na, oh. Coastal Road na po yung kabilang yan. Kadugsong ng Cavitex. At dito siya magkakaroon ng entry-exit. At hindi na tayo didiretso, babalik na tayo. Pwede sana natin pasukin doon, ano. Kaya lang, keep out nakalagay, oh. Yung mga empleyado siguro dyan pwede. Kung matatandaan nyo nung mga nakakaraan, in-install po yung girders dyan sa may malapit sa toll plaza. Yan yung itsura nya. Tagal-tagal na yon. Diyan po siya magkakaroon ng entry-exit sa lugar na yan. Dito yan, yan yung tatagos yan doon. Okay. Yan po muna yung ating pong vlog na naibahagi sa inyo.
Dito nga po sa ongoing construction itong Cavitex C5 South Link. Samantala, sa mga ngayon lang po napagawi sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala. Ingat po tayo, lagi tayong manalangin, pagpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog, God willing. Hasta la, bye bye.